Hi guys! Welcome back again on my YouTube channel. It's me again, Christine. For today's vlog, i-share ko sa inyo itong apps na to na I know ang dami nang gumagamit nito. At alam ko din na ang dami nang nag-vlog nito. Pero ako, mga 3 months ago ko lang siyang ginamit. Before, ang dami nang nagtatanong sa akin kung available ba yung apps na ito dito or yung GCash. Kasi diba, may cash in at cash out yan. So, ang dami na nagtatanong dito sa akin kung meron ba ako niyan. So, dati wala ako kasi papuhunan. And then, hindi pa din verified yung account ko noon dati. So, nung December lang guys, since alam naman natin na malakas pag December, di ba? So, nag-start ako nung December. Nag-start lang ako sa 1,000 pesos. Kasi nga, starting pa lang. And then, hindi ko pa alam yung mga pasikat-sikot. Ano lang sa akin, basta lang may pundo lang yung GCash ko and then kung may magpa-cash in lang ay okay na sa akin. Kung wala, okay lang din. Until nung February lang guys, nag-post ako dito or naglagay ako ng available here, GCash, cash in, cash out. So, doon na pumasok yung mga tumerg ko. Doon na, hindi ko na kailangan pumunta ng 7-Eleven para mag-cash in. Doon na nag-start na may kita na akong extra sa GCash. Ang laking tulong ng GCash sa akin guys kasi napaka-easy na lang ng mga transaction. Especially yung bayarin namin sa electricity at yung bayaran namin sa PLDT. Ang laking tulong ng GCash kasi hindi ko na kailangan pumila doon sa PLDT. Pumila doon sa Aniko para lang makapagbayad ng bill namin monthly. Kasi sa GCash pwede mo na siyang bayaran. And then yung mga kapitbahay din namin guys, dito din sila napapa-cash in at cash out. Dito na din sila nagbabayad ng mga nila, ganong mga payment. So, dagdag siya income dito sa Sari-Sari store. Yung tubo ko din dito ay yung per 1,000 is 50 pesos. And basta pag 1,050, pag 525. So, ilalas ko na lang ito. Kunwari, depende na lang, i-divide ko na lang kung basta yung pinaka ko talaga rate ay sa 1,000 is 50 talaga yung pinukuha ko. And then, ngayon guys, hindi na ako nagpapa cash in dun sa 7-Eleven kasi ang dami na nagpapa cash out dito. Ang kailangan lang may pundo ka talaga na pera dito sa tindahan mo kasi hindi mo alam kung magkano yung ika-cash out nila. Kasi minsan may 5,000, yun pa lang naman yung pinakamalaking cash out sa akin. 5,000, 3,000, yun, mga 1,000, okay na. At least, hindi na talaga nauubusan yung GCash ko ngayon. And then, pundo na din yun, pera din yun na nasa account mo na pwede mo ding i-cash out soon kung may importante ka talagang gagamitan. And then, gamit na gamit siya sa mga transaction online. Doon din ako nagbabayad ng mga ngayon pala guys ay nakakapag Shopee na tayo gamit yung GCash natin. So, doon ako kumukuha ng pangbayad ko sa Shopee at sa Lazada. Kasi yung mga kita ko doon sa GCash yun yung mga dati kasi hindi talaga ako kumukuha ay nag-order ng mga online kasi nga sayang ang pangbayad. Ngayon kasi parang na siya. Importante din naman yung kinukuha ko doon. Hindi lang naman yung kumukuha lang ako. Kasi kumukuha ko ng panggamit ni baby sa online. Tulad nung na-vlog ko last time yung diaper na cloth diaper. And then usually yung bat nila. Yung bat niya, hindi ko na pala na-vlog yun kasi, and then yung pump na pang didi, bumili din ako sa online nun eh. At, ang dami kong nabili sa Shopee na gamit niya, mga gamit ding pang bata kasi nakaka-excite. And then, ang ganda rin tingnan sa, sa mga, nila, picture nila na then, minsan, nakakaano din yung dumating sa iyo kasi pangit. So, normal lang naman yun pag mga online na orders. And then, yung GCash din nakakatulong din sa akin dahil ako mismo sa sarili ko
nasabi ko na nga na hindi na ako pipila ang bills namin, hindi na ako pipila doon. And then yung charge niya din is yung charge niya sa PLDT ay 5 lang naman pala, and then sa Anico ay 7 lang. So instead na pumila ka doon, mag-waste ka ng oras mo na ilang oras doon pipila, and then traffic pa yung daan, at syempre kakain ka pa, di ba? So why not gagamitin mo na lang yung online na apps or yung GCash, di ba? So yun, na-addict na ako ngayon, hindi na kami pumipila doon sa anong sa bayaran namin, kasi nga ano, less hassle, less lahat. Basta okay siyang gamitin, guys. And then sa negosyo din naman, napaka-okay din ng GCash, as in araw-araw may nagpapa-cash in, nagpapa-cash out. Yung parang hindi ka na lalabay, hindi ka na mamumuhunan. Para sa akin, yung puhunan ko na lang is yung capital na lang, pero yung nagbayad ako sa mga sa 7-Eleven na magpa-cash in ako, hindi na. So yung pera ko na lang is niro-roll ko na lang doon sa GCash. Yun pala, kaya pala ang daming nag-GCash ng mga tindahan, no? Kasi maganda pala talaga siya. Sana dati ko lang siyang naano, eh. So sana kayo din, guys, kahit maliit lang yung store nyo, pag may mga pampuhunan kayo sa GCash, ano, i-grab nyo yung opportunity na ganun. And then yung loader din sa mga loads, sa TV, sa gaming load, sa regular load, sa mga load na mga ano-ano. So mag-ano din kayo niyan, kasi kaunti lang yung kinikita nyo, pero at least meron at mayroong pumapasok, dagdag din kita. So my charge every transaction kasi sa load is nag-charge ako ng 5. So kung 10 tao yung nagpapaload sa akin araw-araw, so meron akong 25, di ba? Saan ka pa noon na ano mo lang naman yun, parang dagdag mo lang. At isa pa, guys, hindi din ako namamasahi sa load ko, kasi yung ano ko na, yung ahente ko na yung pumupunta dito, na nagme-message lang ako sa kanya, kuya, magpa-load ako ng 4,000, ganito, ganyan, ganyan. So luludan niya lang ako, and then pupuntahan niya lang dito yung bayad. At napakaganda pa, guys, kasi utang. Loader din, maganda din siyang pangdagdag sa kita natin dito sa tindahan, kasi nga lalo na yung mga pang TV na mga loader ay yung tulad ng signal, satellite, ano, yung mga ganon, yung pang TV na ano yung pangalan nun, hindi ko alam, basta yung pang TV na ano, kasi malaki yung ano charge ko doon is 25 yung charge ko every transaction, di ba? Napakalaking tulong na rin niya. Yung gusto kong i-share sa inyo today, guys, sana kayo din mag-start na din kayo sa tindahan nyo ng mga ganyan para may dagdag income at pagkakakitaan. So thank you so much for watching. Kung hindi ka pa na-subscribe, please subscribe mo naman ako, at pakipindot na din ang notification bell para lagi kang update pag may bago akong upload. So see you in the next vlog.